Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ang banda matanda na itinatag noong 1888, unang kilala sa pangalang Banda San Francisco de Malabon Grande. Ito po ang aming kasaysayan. Noong taong 1888, si Don Catalino Arnaldo, isang butihin at magiting na Kabiteño, ay nakaisip magtatag ng banda ng musiko. Palibhasay may kabuhayan at may hilig sa sining ng musika, namili siya at nag-andikha ng mga instrumento at kasangkapan ng banda. Katulong si Mang Onofre at Mang Jorge or George, kapwa magsasaka, sila ay nagtipon at nagturo ng mga taong may hilig din sa musika. Sa papamatnugot ni Don Catalino Arnaldo, nakatipon sila ng mga taong bumuo ng Banda San Francisco de Malabon Grande. Narito po ang mga ilan sa mga naging unang musikero ng banda. Meliton Aroy, Salio Batulan, Ambrosio Clanor, Estacio Closas, Policarpio Kulabutan, Clado Ginchoma, Anastasio Mota, Joaquin Pabalan, Antonio Poblete, Lucio Poblete, Raimundo Presa, Candido de los Santos at iba pa. Sa bahay ni Don Catalino Arnaldo, sila nagsasanay sa pagtugtog. Noon ay panahon ng Kastila at nagkaroon ng labanan ang mga Amerikano at Kastila sa lungsod ng Cavite. Isang magiting na lalaki na nagngangalang Julian Felipe ang lumikas sa San Francisco de Malabon Grande. Siya ay nanirahan sa bahay ni General Mariano Trias na isa sa miyembro ng makasaysayang katipunan. Siya ay isang pianista at magaling na kompositor. Sa isang pagpupulong ng mga general ng katipunan, ninais ni General Emilio Aguinaldo na magkaroon ng tugtuging Pilipino na maipapantay sa Spanish Royal March. Ipinakilala ni General Trias si Professor Julian Felipe kay General Aguinaldo na agad inatasang lumikha ng tugtugin. Nang matapos malika ang musika at iparinig sa kanila, ay naibigan naman ito ni General Aguinaldo kasama ng mga katipunero at agad inareglo para sa mga instrumento ni Professor Felipe. Sila ay nag-ensayo at itinuro ang musika sa Banda San Francisco de Malabon Grande sa tahanan ni General Trias. Ang tugtugin ay tinawag na Himno Nacional Filipino, Marcha Filipina Magdalo, Marcha Magdalo, Aguinaldo March, at kalaunan ay naging pambansang awit Philippine National Anthem. Noong umaga ng Hunyo 12, 1878, sinasabing ito ay unang tinugtog muna sa parokya ng Banda San Francisco de Malabon Grande sa misa sa kongregasyon ng Banal na Hostia sa pangunguna ni Padre Manuel Gomez Trias na pamangkin ni Padre Mariano Gomez ng Gomburza at tiyuhin ni General Mariano Closas Trias. At ang simbahan na ito ay ngayon ay kilala sa General Trias Parish Church. At kinahaponan naman ay sa Kawit, Cavite El Viejo, sa oras ng pagwawagayway ng watawat at proklamasyon ng kalayaan ng ating bansang Pilipinas sa bahay ni Pangulong Emilio Aguinaldo y Fami. Pinaniniwalaan na ang musika ay naging isang mahalagang salik at mabisang paraan upang maipahatid ang mga plano ng mga katipunero laban sa mga Kastila hanggang nakamit natin ang ating kalayaan. Nang tawagin ng lumikha si Don Catalino Arnaldo na pumiling sa kanya, ang kanyang anak na si Emilio Arnaldo ang bumalikat ng obligasyon para itaguyod ang banda. Ang bahay niya ang naging sanayan ng banda. Sa pagpanaw naman ni Ginoong Emilio, ang pagtataguyod sa banda ay napalipat sa isang magiting at butihing manggagamot na si Dr. Crispulo Arnaldo. Katulong ng manggagamot sina Ginoong Ingracio Clamor at Ginoong Hilario Clanor sa pagtataguyod ng banda. Taong 1921,
sina Ginoong Engracio at Ginoong Hilario ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan na naging sanhi ng paghiwalay ng nauna kasama ng ilan niyang mga kaibigan sa banda sa kabila ng mahigpit na pagpipigil at pakiusap ni Dr. Chris Polo Arnaldo. Nagtatag at nagturo si Ginoong Engracio Clanor ng bagong banda at tinawag na Banda Veteranos na ngayon ay kilalang Banda Kabataan. At ang natirang mga miyembro ay tinawag na Banda Matanda. Si Ginoong Hilario Clanor ang naging engkargado at tagapagturo ng banda. Nagsikap siyang magturo ng mga kabataan na may hilig sa musika at maging ang kanyang mga anak na babae ay tinuruan niya sa pagtugtog. Noong 1925, ang Kiskis Rice Mill ni Ginoong Hilario Clanor ay naging bahay sanayan ng banda. Natinyag ang banda na ito at laging natatawag sa iba't ibang bayan ng Cavite, Rizal, Maynila, Bulacan, Rizal, Nueva Ecija, Bataan, Mindoro, Laguna at Batangas. Taong 1931, nang si Ginoong Delphine Assertion, U.S. Navy retired, ang humalili kay Ginoong Hilario Clanor sa pagtuturo sa banda at ibinalik ang bahay sanayan sa tahanan ni Ginoong Emilio Arnaldo. Pagkaraan ng ilang panahon ay nalipat ang bahay sanayan sa lumang bahay pamahalaan. Nang malipat naman kay Ginoong Manuel Assertion, U.S. Navy retired, ang pagtuturo sa banda, ay nalipat naman ang lugar ng sanayan sa silong ng bahay ni Ginoong Ginang Adorasyon si Palompo hanggang sa kasalukuyan. Iyon po ang aming bahay ensayuhan hanggang ngayon. Kabilang si Ginoong Diosdado si Palompo, anak po ni Ginang Adorasyon si Palompo, U.S. Navy retired chief conductor of the band, sa mga marami pang naging tagapagturo ng banda. Siya ay naging gabay at ama ng banda at nagkaroon ng mahalagang parte at impluensya sa mga musikero at sa samahan ng Banda Matanda. Dahil sa mahusay na gabay ng mga naging tagapagturo, ang pagiging musikero ang naging susi ng mga musiko sa paghanap ng mga ikabubuhay tungo sa magandang kinabukasan. Maraming mga miyembro ang umanib sa U.S. Navy at U.S. Army bands at gayon din sa iba't ibang sangay ng Armed Forces of the Philippines, dance band orchestras at symphony orchestras. Madaming nakapagtapos ng pag-aaral at ngayon ay may iba't ibang titulo at profesyon bukod sa pagiging musikero. Ang Banda Matanda ay nakapagbigay na ng maraming karangalan sa bayan ng General Trias at nagwagi sa mga paligsahan, sa mga konsyerto at parada. Ang Banda Matanda ng Malabon simula 1888 hanggang sa kasalukuyan ay buhay at patuloy na tumutugtog sa mga konsyerto, sa mga fiesta, sa mga burol at libing, sa mga pagdariwang at mga mahalagang kaganapan sa simbahan at sa sariling bayan. Ang Banda Matanda din ang may hawak ng mga matandang piyesa ng simbahan, gaya ng Hosanna in Excelsis, Stabat Mater, Regina Quelli at Rosario Cantada na isinulat ng mga kaanib na kompositor at tagakumpas ng banda. Bukod sa taguring Bandang Matanda o Bandang Una, kasing kahulugan ng Banda Uno sa mga lalawigan ng Rizal at Laguna, ay kilala rin ito bilang Bandang Simbahan. Nasa inyong harapan po ang ikalima at ika-anim na henerasyon mula sa mga original na tumugtog ng Lupang Hinirang noong 1898. Sa kasalukuyan, ang mga engkargado ng Banda Matanda ay sina Ginoong Rainer Mark Makalalag, Ginang Zarlene Gruta Rivera at Ginoong Dan De Los Santos. Ako po ang inyong lingkod, Binibini Arlene Assertion Garcia, ang kanilang kasalukuyang tagapagturo. Salamat po.
Binagsusumikapan ng kasalukuyang henerasyon ng Banda Matanda na una, ipagpatuloy at paunlarin ang legasiya, kultura at musika na ipinamana sa amin na aming mga ninuno. Ito na marahil ang pinakamagandang ganti na maibibigay namin sa aming mga ninuno at sa aming bayang General Trias. Pangalawa, pagtuturo sa mga kabataan hindi lamang tungkol sa musika, magiging ang pagkakaroon ng takot at pananalig sa Diyos, pagmamalasakit sa kapwa, at maalab na pagmamahal sa bansa, sa isip, sa salita at sa gawa. Maging tunay na maging magigiting na musikerong Pilipino. Salamat po. Ito po ang ilan sa mga dahilan kung bakit after 135 years, ang Banda Matanda po ay naandito pa at patuloy na nagbibigay ng musika. Number one, former Banda Matanda conductors and members endowed with musical gifts and abilities who unselfishly and tirelessly taught the band everything they know about music. Some of them have been conductors and key musicians of prestigious military bands in the United States. They are the reason why the band does not lag behind the musical standards of other countries. Number two, devoted and talented musicians who are always willing to give entertainment and perform different genres of fine music to the audience regardless of the compensation we receive. Number three, the camaraderie among musicians, open communication lines, love and respect, and treating each other as family members. Number four, we have the support and guidance of former and inactive band members as a means of their gratitude to Banda Matanda. And number five, never-ending support from non-musician people like family, relatives, fans, friends, and consistent clients, including Ayala Foundation. Thank you very much, Ayala. Number six, and lastly, we love music and we are loyal to our band. Magandang tanghali po. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat.